Ngayon po ay magluluto po tayo ng pangmeryenda at ito po ang Dynamite. First po, prepare muna natin itong sili at tatanggalan po natin ng buto sa buo. First po, hiwain lang po natin ng ganito. Tanggalan po natin ng ganyan. Ganun din po ang gawin natin sa iba. Hanggang sa matapos po tayo kung ilan po yung gagawin natin. Ito po na prepare na po natin ang ating gagamitin sa ating paggawa ng dynamite. Tatanggalin na po natin ng buto yung sili at gayon din po nagayat na natin ang bawang sibuyas. At nahiwa na rin po natin yung ating keso at gagamit din po tayo ng black pepper, salt at oil, cooking oil. At gayon din po meron po tayong giniling na baka, lalagyan din po natin at yung pangbalot po natin na spring roll. Ngayon po, gagawin po natin, igigisa po muna natin yung ating giniling. Ngayon po, magpapainit po tayo ng mantika sa kawali. Magpainit na po yung mantika, nagayin na po natin yung bawang. Ilagay na po natin yung ating giniling dito. Igisa na po natin. Ito po, haluin lang po muna natin ito ng ganito. Pagkatapos, iniwanan po muna natin. Po, luto na po yung ating giniling. Pwede na po natin tumpahan. Ngayon po, lalagyan na po natin ng magic salt. Tapos pepper. And salt. Antayin lang po natin na para mamaya po pag nilagay natin yung hibo niya magsusuting. Ito po, luto na po yung ating sinisang giniling. Patayin na po natin. At ilagay na po natin dito sa ating lalagyan sa bawang. At hayaan lang po natin na babalot ng ating dynamite. Ito po, ang gagawin lang po natin, lalagyan lang po natin siya ng cheese.
Tapos lalagyan po natin ng gilding. Lalagay po ng giniling mas kung mas marami mas masarap po. Kaya po kahit medyo umapaw dito wala po po yung mga tapos ganun po po natin niya. Din lang po natin to hanggang sa matapos po yung ating ginagawa. Yung ating kung ilang po yung sili na gagawin. Ganyan lang po pa ulit. Din lang po natin. Ayan po, nabalot na po natin yung ating sili na pinalaman na ng giniling at ng keso. Ito na po yung ating dynamite. Ngayon po, ang next po natin gagawin ay piprito na lang po natin ito. Ngayon po, magpapainit po tayo dito ng ating pangka. Hayaan po natin itong uminit para may prito na po natin yung ating dynamite. Ngayon po, mainit na po yung ating mantika at pwede na po natin ilagay yung ating dynamite. Hinaan lang po natin yung apoy para hindi kagad masunog. At gayon din maluto yung sili. Ayan lang po natin kung maluto yung kabila at ipapagod na yung sili. Ngayon po, lalagyan lang po natin yung ating maliit na bowl ng mayonnaise. Depende po kung gaano karami yung inyong gagawin. Pagkatapos po, lagyan nyo lang po ng pepper. Ang dami lang naman ng ketchup at saka mayonnaise, okay na lang po. Or depende po kung ano kung gusto nyo sa pandasa nyo, kung maraming ketchup or maraming mayonnaise. Ngayon po, i-check na po natin. Yan, okay na po. Ngayon po siya. At antayin din lang po natin ang pabila na magandit. Ito po, luto na po yung ating nilulutong dynamite. Ang gagawin po natin, i-drain lang po natin dito sa ating container. Tapos, ang gawin lang po natin, ganun din po gawin natin sa iba. Thank you.
Hintayin na po natin hanggang sa matapos. At ito na luto na po natin lahat. Pwede na po natin ito i-train. Ito na po yung ating linutong dynamite. Tapos na po. Halika po, kain na po tayo.